Paano kung ating Panginoong Jesus ay sumulat sa iyo? Ano ang kanyang pupurihin? Ano ang kanyang pipintasan? Paano kung ating church ay susulatan ng personal ng ating Panginoong Jesus? Dear Zion, ano ang kanyang magiging message sa bawat isa sa atin? Pinag-uusapan po natin yung seven letters sa seven churches ng ating Panginoong Jesus. Nung nakaraan, tinignan natin ang sulat niya sa Epeso. Ng church na to, sa tindi ng kanyang ginagawa, pagkasipagan, pagpapagal, pagsusumikap, katapatan sa doktrina, pero may nakita si Lord na isang mapanganib. May nakita si Lord na dapat sabihin sa kanila na nanganganib na mawala ang kanilang church sapagkat may problema sila sa puso. May problema sila sapagkat nawala na ang kanilang unang maalab na pag-ibig sa ating Panginoon. Ngayon titingnan po natin yung pangalawang sulat sa Smyrna. Sa geography po, ito po ay kasunod talaga ng Ephesus. Mga churches ngayon po ito ay dapat, itong mga lugar na ito ay nasa Turkey. Ang Smyrna ay Izmir. Ito po isang church na talagang kapuri-puri. At makikita natin sa ating pagbasa, parang walang ipinintas ang ating Panginoon sa church na ito. Pwedeng tumayo kayong muli at basahin natin ang Revelations 2, 8 hanggang 11. To the angel of the church in Smyrna write, these are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know about this slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you. You will suffer persecution for 10 days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Aming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, iniaalay namin ang bahaging ito ng aming pag-worship sa iyo. Inihiling ko pong sa kapangyarihan ng iyong Holy Spirit, kayong kumilos sa aking buhay, sa aking pagsasalita, ang iyong patnubay ang aking maranasan. Ang Holy Spirit ang magbukas ng pangunawa ng bawat isa sa amin. At kami po'y nagkukubli sa makapangyarihang dugo ng aming Panginoon Jesus para sa inyong pag-iingat. Sa inyo po ang lahat ng karangalan at kalwalatian. In Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Amen and Amen. Meron pong ilang mga distinction, parang kakaibang sulat ng Panginoong ito sa Smyrna. At kung ano sinabi ng Panginoong ito, sigurado yun ang totoo. Unang distinction, mapapansin po ninyo, ang sulat na ito ay maikli, 4 verses only. Yung una ay 7 verses. Ang mga susunod ay medyo mahaba. Pangalawa, ang sabi natin, ang mga sulat na ito ay merong paraan ng pagkakasulat. Pinakilala ni Kristo, the character of Christ, the commendation of Christ, the condemnation of Christ, the call of Christ. Alam po ba ninyong sa sulat na ito, wala kahit isang pagpuna, pamimintas, condemnation, walang rebuke ang ating Panginoon sa church na ito. What is it about this church? Na walang sinabi ang Panginoon na kapintasan.
I'm sure they are not perfect. I'm sure there are many members there na may problema. But the church as a whole, ang ating Panginoong Jesus, wala siyang binanggit. Napipigati sa kanya. Malamang makikita po natin ito as a spoiler, the church in Smyrna remained faithful in the midst of sufferings and persecution. Ang church sa Smyrna ay nanatiling matapat sa gitna ng mga pagtitiis at pag-uusig. Nanatiling matapat sa gitna ng mga pagtitiis at pag-uusig. Ito po ay sentro sa ating pag-aaral sa umagang ito. And this is a message of encouragement in the midst of our struggles and suffering. Ito po yung mensahe na magpapalakas sa atin. Mag-i-encourage sa atin. Ano man ang ating pinagdadaanan? Ano mong problema na mayroon tayo? How can this be an encouragement to us? Nais ko pong tandaan po natin ang dalawang bagay na to. Number one, Jesus knows all about your struggles. Jesus knows all about your struggles. Secondly, Jesus shows the way to keep going. Number one, Jesus knows all about your struggles. Ang sabi niya sa verse 8, I know your afflictions. Alam ko ang mga troubles mo. Alam kong paghihirap mo. Alam kong mga pagtitiis mo. Alam na alam ni Lord ang iyong pinagdaraanan. Kitang-kita ang ating laban. So sa bawat isa sa inyo na mayroong pinagdaraanan na medyo mahirap, pero nagpapatuloy ka pa rin kayo, nais sabihin sa iyo ng Panginoon, I know your troubles. Kitang-kita ko ang lahat ng iyan. Kung i-break pa natin ito sa maliliit na bahagi, Jesus knows your sufferings. Alam po ba niyo? Of course naman. Sino sa inyo ang dumaranas minsan sa mundong ito ng mga problema at pagtitiis at paghihirap? Taas nga niyong kamay, marami nang nagtaas eh. Oh, siyempre, nako, sa personal na buhay, sa pamilya, sa trabaho. Hindi ko na lang itatanong sino ba sa inyo may kahirapan sa pera. Baka hindi lang kayo magtaas ng kamay, baka yung iba sa inyo magtayuan pa. Di ba? Jesus says, Jesus knows your suffering. Tayo po ay nagtitiis, ay naghihirap sa mundong ito. Bakit? Sapagkat tayo nakatira sa isang mundo na nahulog sa kasalanan. This is a broken planet. This is a sinful world. At sapagkat ang mundong ito ay makasalanan, nakakagawa tayo ng kasalanan at nagiging biktima tayo ng mga makasalanan. Hanggat nasa mundong ito tayo, magkakaproblema tayo, magkakaroon ng pagtitiis, magkakaroon ng paghihirap. Kung ayaw mo na ng pagtitiis, hello, mag-resign ka sa mundong ito. Saan ka pupunta? Eh, ayaw mo pa namang umuwi sa langit, di ba? Hello? Siyempre, yung sasabihin na yun, huwag muna sa langit, pastor. Punta muna ako ng Japan or US or... We suffer because this is a broken world. Pero ang suffering po na binabanggit dito ng ating Panginoon Jesus through the Apostle John and through the leaders ay yung tribulation, yung pag-uusig. At ang ginamit pong salitang affliction or trouble ay hindi po ordinaryong pagsubok. Hindi po yung pagsubok na nagkasakit ka tapos wala kang pera.
Ang binanggit po rito'ng pagsubok o tribulation o pressure ay yung tinatawag nilang catastrophic pressure. Ang sabi ng isang author, para kang nabagsakan ng isang napakalaking bato at tumama sa dibdib mo at na-crash ka. Sabi ng Panginoon, alam ko ang bigat ng tumama sa iyo. Pag parang pinagtakluban ka na ng langit at ng lupa, pag iniisip mo minsan wala kang susuungan, sa kaliwa matinding problema, sa kanan mas matindi, sa harap mo parang napakalaking bato nang sinasagupa mo, sa likod mo inahabol ka ng mga problema. Jesus said, I know your troubles and your sufferings. At ang tinutukoy po rito yung pag-uusig na nangyayari sa kanila. Bilang mga anak ng Diyos na nagiging matapat, sila'y pinag-uusig. Naalala natin sa ganitong paraan, ang mga taong pinag-uusig, yung iba'y pinapatay sa mga digmaan, sa Ukraine, sa Israel, sa mga Kristiyanong nasa mga Muslim countries na may higpit, na wala silang layang mag-worship, na hindi ka man lang makitaan ng Bible. Thousands and thousands of Christians hinuhuli, inaapi, pinapatay sa iba't ibang bahagi ng sanglibutan. Ito po sulat nito, binibigyan tayo ng isang pananaw ukol sa isang church na nabubuhay sa isang mundo na anti-Christian at mahigpit na kalaban ng Kristyanismo. Of course, sa kanilang panahon, nung isulat po ito, alam nyo na, pinasulat na ng Panginoon ito kay John, at si John ay nakabilanggo sa Patmos. Isang isla na ginawang bilangguan, pinagtapunan sa kanya. At dinalaw siya doon ng ibang mga elders, ng ibang mga leaders, at sinulat niya, sumulat siya ng 7 sulat. At sinabi niya, ganito ang mangyayari sapagkat noong panahong yun, sa Roman Empire, ang mga emperors, yung mga Caesars na tinatawag, sila ang nagpasimuno ng pag-uusig, lalong-lalo na sa time nito, sa time ni Domitian. Naku! Sinagupa ng mga Kristiyano ang bagsik ng diktador na to. At marami sa kanila ay napatay, pinadakip, pinabilanggo. At ang tumama, ang pag-uusig, tumama ng matindi. Pinakamabigat ay sa Smyrna. At sa Smyrna din isinulat ng Panginoon ng ganito, I know your troubles. I know you are suffering. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng nananampalataya kay Kristo, pakinggan po niyo to. We will experience suffering on this earth. Tayo po'y makakaranas ng pagtitiis, ng pagsubok at pag-uusig samantalang tayo'y nasa sanglibutang ito. Noong ating Panginoon Jesus ay magpapaalam na't nasa upper room, bago siya manalangin, sinabi niya sa kanyang mga lagad sa John 16, in the world, you shall have tribulations. Sa sanglibutan ito, dadanas kayo ng maraming troubles. At si Apostol Pablo po ang sabi niya, all who live godly in this present age will suffer persecution. Pag nabuhay ka ng tama at matuwid at matapat, tiyak may mag-uusig sa iyo, mayroong hindi matutuwa sa iyo, mayroong sisira sa iyo. Kaya siguro yung iba, iniisip nila, magibagay na lang tayo sa mundo, mahirap pala yung paglumaban.
Si Apostol Pedro, nung isulat niya ang kanyang sulat, mula chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, binabanggit niya, merong suffering, merong pagtitiis, na para bagang sinasabi niya, you will suffer. At binanggit niya, sabi niya, merong iba't ibang klaseng suffering. Sabi niya, sana naman, kung kayo'y magtitiis, hindi dahil sa inyong kabalbalan at mga sablay. Ang sabi niya, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed. But praise God that you bear that name. Kung kayo'y magtitiis at magsasuffer sapagat ikaw ay anak ng Diyos, sapagat ikaw ay taga-sunod ni Kristo, sabi niya, huwag kang mahiya. Hindi lang yun eh. Yung huwag mahiya, okay lang sa atin eh. Pero yung kasunod, but praise God! Oh no! Eh, yung iba sa atin eh, hindi lang dumating ang jeep sa tamang oras eh. Hindi na tayo makapag-praise God, di ba? Praise God that you bear that name! Naalala natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 16, di ba? Sabi niya, upon this rock, I will build my church that even the gates of hell will not prevail against it. Sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Lulusob ang impyerno, pero ang church ay magpapatuloy kailanman hindi mananalo ang pwersa ng kadiliman at ang si Satanas at ang demonyo at ang kamatayan laban sa church. Dito nilalarawan po ang isang church. Na talagang sa ayaw mo't sa gusto, pag ikaw ay kay Kristo, sigurado kaaway ka ng demonyo. Sisikapin ni Satanas na wawasakin ang ating church, sisikapin ni Satanas na dudurugin ang ating testimony. Pero sabi ng Panginoon, I assure you, kahit ang pintuan ng kamatayan at saka ng impyerno ay hindi pwedeng manaig sa church na itatayo ko, sabi ng Panginoong Yesus. We shall win in the end, mga kapatid. Mananalo tayo. Sabihin mo sa katabid, manalo tayo. Pero parang pinapansin natin na parang sa paglusob ni Satanas sa kanyang church, parang lahat ng kanyang pwersa ay kinuha niya at sabi niya, titirahin natin ang Smyrna. Pero ito po ang totoo eh. Ang pinakamabigat at mapait na pagsubok ay hindi sisira sa church. Ito'y lalong nagpapatatag. Yeah. Totoo po yun. Persecution doesn't destroy the church. It makes it strong. Amen? Kaya pag ikaw ay nasusubukan, meron kang pagkakataon na lumago at maging matatag. Kaya pala dapat tayong magpasalamat sa Diyos, no? Naalala ko yung isang author na binabasa ko palagi, ang sabi ng, nung malaman niya yung pag-uusig ng communist government doon sa Cuba at saka sa mga communist country, sabi niya, we will pray for you na mawala ang persecution. Ang sagot ng pastor na galing sa ibang bansa, sabi niya na inuusig, naku, huwag mong ipag-pray na mawalang pag-uusig. Itong dahilan kung bakit kami naging matatag, sapagkat inuusig kami, ang pinagpe-pray nga namin, kayong usigin eh. Yeah. That's a real story. And that's a story na ginamit sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang kaparaanan. Jesus knows your suffering. Your persecution. Jesus knows your poverty. Alam na alam ng Panginoon na ikaw ay mahirap. Siguro yung iba sa inyo, hindi mo lang alam, Pastor. Marami akong ipon. Naku, Pastor, pag nakita mo aking bahay, hindi ko pa nakita kasi hindi pa niyo kinanyayahan para i-bless yung bahay ninyo na pinagagawa. I know your poverty. Di ba kayo nadi-discourage pag nalaman yung ang church na pinuri at tinalagaan ng Panginoon ay mahirap?
Parang yung mga Christian sa Smyrna ay nasa mababang antas sila ng kanilang lipunan economically. Siguro ang isang dahilan ay sapagkat matatag sila sa kanilang pananampalataya, natatanggal sila sa kanilang mga trabaho. Para bang sa panahon ni Antichrist? Di ba sa panahon ni Antichrist, maybe few years from now, hindi pa kung hindi ka magpapatatak sa kanya, kung hindi ka mag-worship sa kanya, hindi ka makakabili? Eh siyempre, lalo kang hindi makakapag-apply ng trabaho. Parang mayroong foretaste, parang mayroong patikim sa mga taga-Smyrna hukong sa kanilang pag-uusig at pagtitiis. Naghihirap sila. They were marginalized. Nalagay sila sa laylayan ng lipunan. Itunurin silang mga basura sapagkat sila'y mga tao na hindi pwedeng sumama sa ibang mga guilds at mga league at mga clubs. Bakit? Sapagkat sa time nila, ang bawat isang citizen ng Roman Empire ay kailangan pumunta sa pari ng Roma at doon sasabihin niya, Caesar is Lord. Tapos magbabayad sila ng tax. Ang isang tunay na Kristiyano, hindi siya pwedeng umarap sa doon at sabihin niyang Caesar is Lord. Sapagkat ang sasabihin nila, no, nung makilala ko si Kristo, hindi na Caesar is Lord, Jesus is Lord. At sa managihirap ng mga Kristiyanong ito sa Smyrna, Jesus says, I know that you are poor. But I know that you are rich. Parang contradictory, ano? Parang magkasalungat. Diba? Kasi tinitingnan dito ng ating Panginoong Yesus, and I'm sure you will see this, ang tinitingnan ni Lord dito, yes, sa panglabas, sa laman ng inyong wallet, sa laman ng inyong bankbook, sa laki ng inyong bahay, mahirap ka, pero sa puso mo, sa iyong pananampalataya, sapagkat tinanggap mo ang buhay ng ating Panginoong Yesu Kristo, sabi ng Panginoon, ikaw ay mayaman. Can you imagine how rich you are? Sapagkat nasa iyong buhay ng Panginoon at ikaw ay anak ng Diyos, pinatawad sa kasalanan at meron kang lugar doon sa kalangitan na inihahanda niya. Can you imagine how rich you are? We are rich, sabi ng Panginoon. Of course, sabi niya, hindi natin matanggap ang komisyon kasi ibang value natin. Gusto natin yung value na yung nakikita, yung pwedeng ilagay sa Facebook. Di ba? Pero alam natin ito eh, no man who knows Jesus is ever truly poor. And no man without Jesus is ever truly rich. Ang sino mang tunay na may relasyon kay Kristo ay hindi talaga mahirap. Pero ang sino mang walang Kristo, ano man ang pera niya, hindi siya talagang mayaman. And I'm sure in your heart, you know that. Yung isang author na binabasa ko, diniscuss niya, si Steve Jobs, ang nagsimula po mula sa kanilang garahe ng Apple. Brilliant founder ng Apple. Yung kanyang inventions, yan ang nagbigay sa atin ng iPhone, ng iPads, ng MacBook Pro, ng iTunes, ng iClouds, meron ding iWatch, ano? Dahil sa kanyang creative genius. Pero alam nyo, nung magkaroon siya ng cancer, I think it's pancreatic cancer, pumunta siya sa iba't ibang doktor, iba't ibang lugar, pero hindi siya napagaling. At siya namatay. Sabi nila nung mamatay siya, he was worth $10 billion.
Tatanungin ninyo, ano ang kanyang naiwan? Lahat iniwan. Sabihin nga sa atin, oo nga pala, no, wala naman tayong madadala sa kabilang buhay. Di ba? When we die, we will all leave it all behind. Bawat isa sa atin pag namatay tayo, iiwanan natin lahat yan. Lahat ng inipon mo. Lahat ng gadget mo. Lahat ng pangmaskara mo. In fact, yung huling maskara ang ilalagay sa iyo, yung huling makeup, hindi na galing sa iyo yun eh. Galing na yun sa punerarya, di ba? Ang mga artista ngayon, pag sila'y pagkatapos ng isang matagumpay na show, sasabihin nila, nagpapasalamat ako sa aking makeup artist. Di ba? Kung magandang kanilang ilong at pinagawa, nagpapasalamat ako kay Vicky. Pero wala pa akong nakita na mula sa kabaong tumayo siya, sabi niya, salamat sa St. Peter sa aking makeup. Meron na ba kayo nakita ng ganun? Wala eh. Kasi ang huling makeup mo, hindi na galing sa, kung sa mga favorite mo, parlor, di ba? Nangingiti lang tayo, pero di ba natatakot tayong ganun? Sa kamatayan, lahat ay iiwan. Agree? Kahit ayaw natin, mapipilitan tayong mag-agree, ano? Sa kamatayan, lahat ay iiwan. Lahat ng Mac computers, lahat ng latest version, new generation na issue ng Apple, lahat iiwan. Siya'y lumipat na mula sa lupang ito papunta sa kabilang buhay. Bagamat siya'y iginagalang, itinataas, pinupuri ang sanglibutan ito, pero pagharap niya sa Panginoon, siya'y aharap sa isang hukuman. Ayaw kong sabihin kung saan siya napunta sapagkat hindi ko alam ang naging desisyon niya sa kanyang buhay nung malapit na siyang mamatay. Pero lahat ng panulat na nabasa natin, makikita mo, they were highlighting the fact, talagang itinataas nila, ginagalang nila, pinupuri nila sa kanyang creative genius, sa kanyang pagiging genius, sa invention nito, pero wala kahit isang nagsabi na siya isang Kristiyano na tunay na sumamba kay Kristo. At saan siya mapunta, ano bang nangyari sa kanya, it has nothing to do with his great wealth while he was on earth. Wala pong kinalaman sa tindi ng kanyang kayamanan samantalang nasa mundong ito. Ito po'y totoo sa lahat ng mga mayayaman, may hirap sa sanglibutan. Kung iniisip po natin na tayo pagkatapos ng buhay sa lupa, we will disappear into nothingness. Mapupunta lang tayo sa kawalan. Naku, mali po tayo. Pag iniisip natin pagkatapos ng buhay sa lupang ito na pinaniniwalaan ng ibang mata, pupunta raw tayo sa nirvana, hindi po totoo yun. Mayroong mga nagsasabi na pagkatapos ng buhay sa mundo, pupunta tayo sa purgatorio, hindi po yun. Hindi po totoo na ang kamatayan ay ang katapusan. Sapagkat pagkatapos ng buhay sa libutan ito, meron pong buhay. Ang kayamanan natin, hindi tayo pwedeng ingatan at hindi tayo pwedeng ipagtanggol sa harap ng ating Panginoon. Alam niyo kung minsan eh, kung paano magimbak ang mga tao at bumili ng mga gadget. Naka-announce, bumili siya ng bagong jet. Bumili ng bagong yate. iPhone 15 pa lang lumalabas, meron na siyang iPhone 20. Hindi, pinaghahandaan pa lang. May bahay dito, may bahay sa doon, may bahay sa iba't ibang lugar. Bakit? Tapos hindi display pa, ilalagay sa Facebook. Do you think God is intimidated by these riches? Palagay mo ba ang Diyos ay nasisindak sa mga pinakikita nating kayamanan? Of course, yung ibang mga kaibigan na nakakilala sa iyo, natutuwa sila. Wow! Pero ang Diyos,
Walang wow na ganun eh. By the way, I'm not against riches. I'm not against you becoming rich. Okay? Pero ito po, mysteriously, sinabi ng Panginoon, alam kong mahirap ka, pero mayaman ka. Alam niyo po ang kasabihan na binabasa natin noon, you'll never know if Jesus is all you need until Jesus is all you have. Hindi mo talaga malalaman na si Jesus lamang ang tanging mong kailangan hanggat si Jesus na lamang, di si Jesus na lamang ang natitira sa iyong buhay. And when Jesus is all you have, then you will discover that Jesus is all you need. Huwag kayo maghintay na kayo nasa banig na ng karamdaman at marami ka nang kunin ng anghel ng kamatayan o ng Panginoon para malaman mo, Lord, ikaw na lang natitira sa akin sapagkat ikaw lang aking kailangan. At ang mga Kristiyano sa Smyrna, they know Jesus is all they have because Jesus is all they need. By the way, no man is poor who has learned to depend on Christ alone. Walang tunay na mahirap sa isang tao na nakasandal lamang siya sa ating Panginoong Jesucristo. Na sa kanya lamang nagtitiwala. Jesus, that's a long one, okay? Jesus knows your enemies. Alam ng Panginoon, kilala ng Panginoon kung ano pang makakalaban at kung sino pang lalaban sa iyo, kung sino pang sisira sa iyo, kung sinong gustong magwasak sa iyo. I know the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Tapos I know, sabi niya, titirayin kayo ng gusto ni Satanas for 10 days. Nabibigla lang ako pag nababasa ko yung sila yung mga sinasabing mga Hudyo, isa silang sekta na nandun sa Smyrna na walang ginawa kundi sirayin ang mga Kristiyano. Sabi nila sila Hudyo pero tinatawag na synagogue of Satan, na parang nababanggit ko rito, mayroong mga lugar na gustong-gustong tirhan ng mga kaaway ng Panginoon. Meron siyang mga favorite na lugar. Na gustong dwelling place ng mga demonyo ng mga kaaway natin. I hope it's not your house. I hope it's not our communities. Pero itong sektang ito, walang ginawa kundi ibulong sa mga leader nila ng Roman Empire sa paninira sa mga Kristiyano. Pero kapag katandaan po natin ang ilang bagay. By the way, it is not yung mga Hudyong ito, hindi po ito yung may kinalaman ngayon sa bansang Israel. Hindi po. Okay? Doon po ay ibang issue na tatalakayin natin. Minsan, magkakaroon tayo ng Q&A. Ano bang nangyayari sa Israel? Ano bang kinalaman nito sa atin bilang mga Kristiyano? Pero today, just learn, Jesus wants to encourage you by telling you, I know kung anong pinagdadaanan mo. Secondly, Jesus calls you to keep going. Jesus is telling you, Jesus is showing you, this is the way to go. Do not fear what you are about to suffer. Jesus tells you, keep going and do not fear. Kahit kayo may problema, kahit kayo may pagtitiis, sinasabi ng Panginoon, tuloy ang laban, maging matapang. Amen? I know, marami sa atin mga duwag talaga. Marami tayong kinatatakutan. At kumisen yung mga fear natin ay valid naman eh, di ba? Iyon ang nag-iingat sa atin para hindi natin gawin ang mga foolish na mga bagay. Pero ang sabi ng Panginoon, dadaan ka sa mga pagsubok, may babanat sa iyo, may uusig sa iyo, may magtatangka sa iyo. Sabi ng Panginoon,
Huwag kang bibigay, tuloy ang laban, maging matapang. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Alam po niyo, nakaka-encourage dito. Alam ng Panginoon ang magiging kalaban mo at kung ano ang mangyayari sa iyo. Pangalawa, alam niya kung gaano katindi ang magiging pagsubok. At alam din niya kung gaano kahaba ang pagsubok na to. Sa gitna ng ating mga pangyayari, Jesus is sovereign, makapangyarihan ang ating Panginoong Jesus. Alam niya ang ating pinagdadaanan at siya lamang ang makapagsasabi kung anong pagsubok ang bagay sa iyo. Di ba kung minsan iniisip natin, sana yung pagsubok sa iyo, yun na lang sa akin, yung akin ang sa iyo. Sometimes we feel that way, ano? Sometimes we feel na halimbawa, tumandang dalaga, pagkatapos sasabihin, ayoko ng pagsubok na to. Sana yung pagsubok mong dumating sa akin, nagkaroon ng tatlong anak pagkatapos iniwan ng lalaki, di ba? We really cannot say, sana yung pagsubok sa amin ay hindi sana yung anak ko naging special, naging PWD. Alam ng Diyos kung anong pagsubok ang pwedeng dumating sa iyo at kung gaano katindi at gaano kahaba ito. At sinasabi lang ng Panginoon, sa anumang pinagdadaanan mo, alam ko at hindi kita iniiwan. Amen. Secondly, Jesus is showing the way to keep going. Jesus tells you, keep going, and this is the central message, and be faithful. Magpatuloy ka, maging matapat ka, huwag kang bibitaw, huwag kang bibigay. Sa gitna ng mga pagtitiis at pag-uusig at pagsubok, tuloy ka, huwag kang titigil, huwag kang bibigay. Be faithful even to the point of death. And I will give you the crown of life. Nakita po ninyo, sa marami natin tinitingnan dito, ito pong tiyak. Hindi pinangako ni Lord na tatanggalin yung mga pagtitiis at mga paghihirap. Sana yun ang pangako, ang problema hindi eh. Excuse me. Ang konteksto po nito ay pag-uusig. Matindi po, lahat yata ng armas ni Satanas ay pala niyang ginamit upang pabagsakin ang church sa Smyrna, pero hindi bumagsak. Naging matapat ang church na to. Kaya walang sinabi ang Panginoon na, ito lang ang pinagdaramdam ko sa iyo. Bakit kaya nangyari ito sa Smyrna? Hindi siya nakipag-compromise. Yung mga leaders nila, kahit sana bibigyan ng pabor kung halimbawa pumayag sila ng ganito, sige, popromote namin kayo, hindi sila nag-compromise. Nanatili silang matapat. Palagay ko ang nangyari po sa Ephesus, kahit napakasipag nila, tuloy-tuloy pa rin sila, ang problema sa puso nila, bumibigay na sila sa kanilang paghawak sa ating Panginoong Jesus. Nag-compromise nila sa ibang mga bagay. Alam po ninyo mga kapatid, kung pupunta ka ngayon sa mga lugar na to, okay? That part of Turkey, wala na pong church sa Ephesus.
pero maraming churches sa Smyrna. Jesus never says, believe in me and I'll give you an easy life. Hello? Marami kasing nangangaral ngayon eh. Basta manampalataya ka lang sa Panginoon. Aayos ang buhay mo. Uunlad ka. Kasi ganito ang mga nangangaral, wala silang theology of suffering. Jesus never says, believe in me and I'll give you an easy life. But He says, be faithful unto death and I will give you the crown of life. At ito po ang background ng lahat ng sinabi ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo paano niya in-introduce ang kanyang sarili dito? Babalikan po natin yung verse 8. These are the words of Him who is the first and the last, who died and came to life again. Ito ang mga salita ang ating Panginoong Yesus. Siya ang una, siya ang katapusan. Na parang sinasabi niya, think of the past. Nandun na ako. Sa lahat ng pinagdaanan mo, pinagdaanan ko yan, ako'y namatay, sabi niya ganoon. Ako'y inilibing, ako'y nagbangon na muli, sabi niya ganoon. And I will be there at the last. He is trying to give a guarantee sa kanyang bayan, sa kanyang mga, sa Smyrna, sabi niya ganoon. Huwag kang matakot. In fact, kay John mismo, sinabi niya sa chapter 1, huwag kang matakot. Ako ang una at ang katapusan. Ako ang nabubuhay, namatay ako, pero ako'y buhay magpakailanman. At hawak ko ang susi ng kamatayan at ng impyerno at ng langit. Jesus is the Lord of the extremes. Pero pakatandaan po natin ito, mga kaibigan, mga kapatid. Kahit anong nangyayari sa iyo, sinasabi ng Panginoon, I am the first and the last. I am the living Lord. Kahit merong magpanggap dyan na Lord ng buhay mo, na magiging Panginoon mo, inaakit ka na gawin mo to, huwag mong sabihin na, He is my Lord. Because only Jesus is Lord. Ang mga taga-Smyrna, yung annual nilang pag-report sa Roman Empire, natatawagin sila para sabihin, Jesus, Caesar is Lord, they will never say that. They always said, Jesus is Lord. At pag sinabi mo yon, para kang nagbigay ng death wish. Pero sila'y nanatiling matapat. You know, one of the stories, isang disciple ni John. Disciple ni John, the Apostle John, ang sumulat ng Revelations. Ang pangalan ay Polycarp. Naku, matapat, grabe. Ang daming nasulat sa kanya. Nung bandang huli, pinahuli na si Polycarp. By the way, marami pong hinuli sa kanila, maraming napapatay. Alam ni Polycarp nang hulihin siya, malamang papatayin siya. Tapos inilagay po siya sa isang posting kahoy. Tapos naglagay po ng maraming mga kahoy sa bandang ibaba. Ipapako na siya doon sa kaposte na yon. Sabi ng mga proconsul, sabi ng mga leaders doon, itatwa mo lang si Christ. You curse Christ. And say, Caesar is Lord. At lalaya ka dyan. Hindi ka masusunog, hindi ka mamamatay. Tapos iniahanda ng mga panunod. Talikuran mo na ang Christ na yan. Walang magagawa para sa iyo. At iniahanda ng panunod sa kanya, sabihin mo lang at lalaya ka. At ang kanyang famous response ay ganito po ang sinasabi. For 86 years I have served Him and He has done me no wrong. How then can I blaspheme my King who has saved me? 86 na taon, sabi niya ganon.
Pinaglingkuran ko siya at wala siyang masamang ginawa laban sa akin. Paano ko siya matatalikuran? Paano ko mababanggit ang salita na si Kristo hindi ko Panginoon? Tapos inilagay, sinmulang sinugin, nagsalita pa siya, pero kahit minsan, hindi siya tumalikod sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. And Jesus is telling us, be faithful even to the point of death. And you shall win the victor's crown. By the way, isip lang po tayo. Sa bawat sulat si Jesus, iniintroduce niya ang kanyang sarili sa ibang kaparaanan. Okay? Siguro kung kayo susulat nito, baka dalawang klase lang ang inyong sasabihin. Ito si Gilier, ang talented at gwapo niyong song leader. Susunod na, ito si Gilier. Si Jesus iba eh. Si Ephesus iba. Hanggang sa Laodicea iba. At dito kanyang sinabi, sabi niya ganun, I am the first and the last. Alam mo ang ibig sabihin nito? Parang sinasabi ng Panginoong Jesus kung anong pangangailangan mo, iyon ako sa iyo. Whatever is your need, I will be that person that you need. Kung ikaw, sabi niya ganun, ay may sakit, I will be your healer. Kung ikaw ay may pangangailangan, I will be your provider. Kung ikaw ay nanganganib, I will be your protector. Kung nangangailangan ka ng sigla, I will be your joy. Kung ikaw ay nangangailangan ng tunay na lakas, I will be your strength. I am what I am. Sabi ng Panginoong Jesus, sa lahat ng pangangailangan mo sa buhay, I will be true to you. I will be the one that you need. Sapat ako sa iyo. Sa bawat isang naguguluhan, sa bawat isang nangangailangan, tandaan po ninyo, kay Kristo nandun ang lahat ng bagay. Sa inyo naguguluhan, nagtatanong si Jesus ang katugunan. For you who are troubled, ang kapayapaan ay nasa Panginoong Jesus. Totoo ang sinabi nila, no God, no peace. No God, no peace. You want true peace? Real joy in life? Kilalanin mo si Kristo at magpasakop ka sa Kanya. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Dakila naming Diyos, kung tinitingnan po namin ang sinabi mo sa Smyrna, nais po sabihin ng aming puso, Panginoon, gusto naming maging matapat, gusto naming maging matapang. Gusto namin kahit anong pagsubok, kahit anong tukso, hindi kami bibigay. Pero kinikilala po namin na mahina kami. Marami pong kulang sa amin. Ang dali po naming iwanan kayo, ang dali po naming kaligtaan kayo. Patawad po, Panginoon. Today, gusto po naming matanggap ang tunay na kayamanan na meron kami sa iyo. Ang tunay na kapayapaan na meron kami sa iyo. Lord Jesus, nagpapasakop kami sa inyo. Lord Jesus, nag-aalay kami ng aming buhay sa inyo. Lord Jesus, gusto namin kayo lang sumakop sa amin, kayo lang magmay-ari sa amin. Tinatalikuran namin ang mga paninira at panunukso ng aming kaaway. Lumalapit kami sa inyo, Panginoon, with all our hearts, with all our hands. Lord Jesus, make us faithful. Make us strong. Sa inyo po ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian. Amen. And amen and amen.